malaking chance na ma-repair. Ayan, simulan na nating i-repair. So, guys, happy new year sa inyong lahat, sa inyong mga nanonood. So, hindi ko alam kung kailan natin may upload tong video nito, pero happy new year sa inyo. Belated in advance, happy new year. Ayan. So, ngayon ay December 31. Ayan. So, atin na itong repair. Simulan ko na. So, yung first step lagi natin. Bago natin yan i-clean, para kita natin yung excuse me. Para kita natin yung may corroded parts. Anin muna natin? I-repair muna natin siya yung may corroded parts bago natin siya linisin. Pag nilinis yan, mawawala na sa ating paningin yung mga dapat nating unahin, yung mga corroded parts. Ayan, so ako pala makakapag-repair nito, based lang dun sa hindi po kasi nabubutas yung kanyang warranty. Ayan. Eh, magla-live sana tayo ngayon, December 31, kaya lang wala tayong, maibagal yung ating internet. So hindi ako makapag-live. Gusto ko sanang mag-live para may pakita man lang sa mga nagte-chat sa akin, baka sabihin kasi hindi tayo nagagawa ng video card. Ayan. Para makita nila na tayo nagagawa. Ayan. Para lalo pa silang magpagawa sa atin. May marami kasi sa ating marami nagchat-chat sa akin sa So yung mga repair ko kasi halos kalimitan galing sa YouTube. So wala daw. Ayan pala, nabasa nga siya. Yun lang, medyo may nabasa yung pati sa memory niya. Ayan siya, guys. Na-double-double pala to. Basa din sa loob. Ayan. So, marami siyang basa. Dito basa. Ayan. So, sa YouTube, marami tayong naging customer sa YouTube sa akin. Kasi, Pinoy daw. Ang sabi ng ating mga customer ay, wala daw kasing Pinoy na nagbablog ng video card na repair. Yun yung sabi ng mga customer natin. Hindi ko nga alam kung bakit wala. Wala kasi ako nakikitang Pinoy din nagre-repair ng video card sa YouTube channel. So, nakikita ako dun mga Tech Cemetery, ganyan. Yun yung mga repair ng video card. Tapos, ano ba? Puro US yung mga nagre-repair ng video card. Saka UK, yan, bandang Europe. Tapos yung Indiano, nagre-repair mga Indiano. So, wala nga akong nakikitang sabi nung customer nga, ganun nga daw, wala daw siya nakikitang Pilipino. Buti na lang daw nakita niya na may Pinoy palang nagagawa ng video card. So ayan, so yung mga customer natin ay puro taga Paranaque, Manila area. So, tayo po ay Antipolo City. Bakit daw po dito sa Antipolo City ay marami nagagawa ng video card. Pero sa Maynila, bakit daw po wala? So, kalawangin na siya. Tinalawang. Lipit natin yung camera. Lawan nga natin para malinaw. Ay, ayan, lumiwanag-liwanag din. So, ayan, basa talaga siya. Sana hindi ito napuruhan. Kasi pag ganitong napuruhan na masyadong nabasa, delikadong tamaan nyo. Sinaka GPU nyo. Saka yung memory. Kasi basa pati memory yung. Hindi ito yung mga basa.
So marami na din akong repair ngayon, hindi pa ako makapag-upload sa ating YouTube channel dahil mahina ang internet, nagluloko ang PLDT. Ayan. Ayan. So, microscope ako. Gamitan natin ang microscope. Tapos share ko sa inyo sa screen. Para makita nyo ng clear ang aking sinisilip. Kung ano yung sinisilip natin sa microscope. Sa likod. Yan. Limitan natin ang light. So, yan yung ating crowded parts. So, tayo kasi sa natin. Tawangin na to. So, ito po. Ano na? So, yung repair po natin ngayon ay wala tayong schematic. So, babase lang tayo sa kalaman or ano, experience. Kung saan mga party, yung mga sa isang video card ba, gusto nakalagay yung mga pesang mga ganyan. Ano ba, hindi nyo may corroded. Kung wala tayong schematic, tapos wala tayong pagkukunan ng pesa, so, alamin natin kung bawa, meron tayong donor board pero iba naman yung design. So, hanapin natin. So, ayan. Hindi rin natin alam yung ano yung function ng mga IC. Kung ano, malin dyan yung sa diode mode ba? Sa diode. Malin yung cathode, anode. Ayan. So, wala pa namang nabibilan basta-basta ng ano. Mga IC ng video card. Ibira yung nagtitinda sa kahit sa China. Ayan. So, simulan natin basain. Natin ang ating lock-up. Dito muna tayo. Linisin ko lang ito. Bago tayo mag-proceed sa ibang system. Para hindi siya mawala sa ating panini. So, wala na itong hininang. So, wala na itong hininang, guys. Thank you.
Gawin natin dyan ay hinang hinangin. So, gawin natin ang ating panghinang. Ating hinang solder natin. Natin ang box. Okay. So ayan, tanggalan natin. Ayan, so clear. Malinis. Linisin natin. Daming ano. Daming gumi. Daming gumi sa ilalim. Tumansik nawala. Oops, natin muna natin nawala. Tumansik.
Ito, sa dulo. So, yan. Ito. Yan. Next natin yan. Wala na ito, no? Kalabangan na ito. Kalabangan na ito kapila. Kalabangan na. Wow.
Diyan na natin itong likod. Tapos ko nang linisin ang mga corroded part. Palambutin na natin ang mga dust. Sana gumana. Palamutin muna natin, then sa kabila naman. Lipin natin yung kabilang mga nabasa. Ayan guys, basang-basa siya talaga. Ito ang ilagay dito. Clean na natin siya. Linisin ko na siya, wala namang corroded na dito. Linis na lang. Palambutin ko lang siya yung mga basa. So, palambutin lang natin yung mga itong mga dust na nakakapit sa mga board, sa mga piyesa para malinis ng maayos. Okay? So, ayan. Tuyo na natin. Itestingin na natin siya ngayon. Tuyo na. Patuyo ko na rin siya. Ayan. Tuyo na yan. Tingin natin, tester natin kung may shorted. So, natin tester dito sa ground. Okay. Basher sound tayo. Check natin yung mga coil. Okay. Wala pa tayo basher sound. Okay. Basher sound lang. So, 8.3. Hindi yan shorted. Okay. Wala. Okay. Ito na ang ating 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ground. Okay. Output, 5 volts. So, nag-alama ang ating 5 volts. So, okay. Is shorted. Okay. This is a drain. So, gate natin. So, ang pin 1 ay ito yata. So, ang gate.
Okay, ito ang gate natin. So, gate. Tignan natin kung shorted. Okay. Okay, hindi naman shorted ang ating gate. So, dito sa kabila. Check lang natin yung mga gate para kung shorted siya. Kasi pag nag-short ang gate niyan, matik yan. Based sa ating repair experience. So, yan, try na natin siya. So, ito na. Testing na natin. Sana hindi siya umusok. Ayan. Tingin natin. Try. Ah, wala pala akong power ang ating computer. Okay, try natin. So, ito yung nabasa. Ayun, nabasa. Ayun, nag-crowded. Ating GPU, umiinit ba? So, umiinit ang ating GPU. Punutin muna natin. So, mainit siya. So, clear na siya. Malinis na. So, naayos ko na rin yung hinalawang. Bali, yung nakangat na hinang dito ay isa, dalawa, tatlo. So, tatlo siya. Tapos, itong mga resistor. Yan. So, mabilisan. Tapos, tingin natin yung GPU. Ayan. So, voltage tayo. Ilagay natin siya sa ground. Okay, ground. Yan. Tapos, nasa pala. Okay, sa ground. So, mabilis ang testing. Sundutin natin ang ito. Yan, output. Ito yata ang 1.8 nito. Yan, tingnan natin. May PCI ito, matik. O kaya itong 1.8. Ito siguro PCI. I'm not sure. Check natin. Kasi coil dito, dapat minsan nandito siya eh. Magkakasama. Yan, baka ito yung output same lang dito. So, check natin, mabilis ang testing. Okay, plug, power. Okay, what's that? 11 volts. So, ang ating 12 volts yan. Okay, walang output ito. Ano ba ito? 3.3. 1.8, eksakto. Okay, 1.5 supply para sa RAM yata yun. Papunta, dumaan doon. Okay, mainit na siya. So, ang ating 0.8, okay? Okay siya. Okay, ang ating supply. Okay, 0.8. Mainit na siya. So, bilisan lang natin. 1.5 sa memory. Oops. 1.5. Nasa na isang ano nito? Capacitor. Okay. So, ating 5 volts output. Supply para sa GPU. Okay, 5 volts. So, ang 3.8. Okay. Okay, medyo hot. 3.3, okay. So, mainit na siya, guys. So, mainit na siya. Banutin na natin. At ating testing it. Okay, dahil na na-check na natin ang kanyang input at mga output. So, ibig sabihin ay all voltage is available. So, wala tayong missing. So, ngayon, kung wala tayong display, signal yung wala. So, check natin siya. Okay. Sana meron siya. Okay. Setup ko lang. Okay. Testing na natin siya. So, na-setup ko na siya. Ayan. So, testing natin. So, wala pa tayong heatsink. So, kailangan ay mabilisan lang. Okay, plug natin. Okay.
Mabilisan lang. Power on. Okay. Check natin kung may display. Pag kumagat, nawala yung ano na yan. Ayan, meron na yan. Matik yan. So, mainit na yung ating GPU eh. Oops, bunot na. So, may display na siya. So, kailangan ko ibalik ang kanyang. Balik na natin itong ano. Lagyan natin ang yan. So lagyan na natin siya ng thermal paste. Yan guys. Lagyan na natin itong kanyang barrier. Yan. Matesting natin siya na matagal. Ipot lang ng ibon ang ating ilalagay. Yan guys. So, kabit na lang natin siya. Patatamain ko na lang siya. So, i-check ko lang. Kailangan ay sakto sa butas. Para hindi sayang yung thermal paste. Yan, sakto. Ito na siya. So, tornilyo ko lang. So, yun. Tornilyo ko na siya. So, nakaset up na yun ng maayos. Ayan. So, pit na pit na yan. So, clean ko lang ito na kaunti. Yung mga heatsink. May konti lang naman siyang alikabok. Hindi naman. Hindi naman siya masyadong marami. So, naalala ko talaga yung nagpagawa sa akin. Isang GPU nasunog. Hinipan niya kasi. May kasamang laway. Ayun. Nasunog. So, dapat walang kasamang laway pag ihip. So, testing na natin dito. Salang na natin ang ating repair. Salpak natin, chimoy. Okay. Power on. Ay, hindi pa pala nakasaksak. Saksak muna natin. Bago mag-power on. Okay, power on. Yan, ikot siya guys. Isa lang na. Display tayo. Ayun lang, mayroon tayo mga dot-dot. So, ayan sa screen. So, mayroon tayong problema. May mga dot-dot siya. So, baka connector lang. Try natin sa dito, sa ating start ko lang. Ay, hindi pala nakasaksak. Maayos ha.
ang ating DP port. Restart natin. Okay. Sana gumana. Baya DP port tayo. Ayan. So may mga dot-dot talaga siya. Ayan. Yun yung problema. May dot-dot. May display na. May dot-dot naman. Reflow muna. Reflow tayo. Setup ko lang siya dito. Reflow tayo. Reflow ko yan. I-reflow natin. Okay, reflow. Basa pa. Very done. So, cool down lang natin. Thermal paste. Subukan na rin natin. So, lagyan ko na ng thermal paste. Testing muna natin pala. Para hindi tayo masayang ang thermal paste na nilagay. Okay. Tornilyo ko lang, guys. Wala pang thermal paste na rin. Tingnan natin. May display na. Okay. DP port. Okay na ba? Nagsalpak na lahat. Okay. Buksak natin. Power. Ano natin siya. So, power on. Okay, may ikot na. Natin kung okay na. Sana gumana. May yun. Mukhang tingnan natin kung may dot-dot pa rin. Then, so, para maganda ang ating New Year, di nakrepair tayo ng isa. Tagal lang magkano loading. Just wait lang a while hanggang sa magbukas ng case natin. Yan, wala na siyang dot-dot. Ayan.
ng dat-dat. Okay na. Sana okay na. Nagpunta yung OS. Ah, lumabas na naman ang dat-dat. Meron tayong mga dat-dat na ipakita sa video. So, ayan guys. May dat-dat pa rin siya. Ah, may dat-dat ba kaya? Wala yung dat-dat. Ayan natin install lang. Ano? Install natin yung driver. And then, testingin ko siya. So, magawan kung habang natin pagre-repair. Ayan. Wait lang natin. Ayan, nagbukas na. Clear naman pala. May dat-dat. Install ko lang yung driver para makita natin. Tapos, stress test natin siya. Stress test ko siya. Dito ko siya ilalagay. Ayan, dito ko siya titesting. Okay. Wait lang, mabawal. Ayos ko lang. I-install ko lang guys yung driver. Ayan. Mat-check ko kung gagana siya pag nakailangan madetect natin yung memory. Kasi pag yun na-detect yung memory, tapos may dot-dot, mga dot sa screen, iba't ibang kulay. Kaya may guhit-guhit. May problema yung memory niya. Kailangan readable niya yung 4GB na memory kasi 4GB ang memory natin dito. So, wala pa tayong thermal paste kaya medyo mabilis ang ikot niyan kasi wala tayong thermal paste. So, masyado siyang ano eh. Mas maganda kasi may thermal paste para yung heatsink galing pros. GPU chips, may ano niya. So, install ko lang siya guys. Medyo matagal-tagal lang. Tayin-tayin lang natin ng kaunti. So, guys. Hello, good morning. So, ngayon ay January 1 na. So, New Year na ngayon. Bali, kagabi, nag-asikaso kasi kami kagabi kaya hindi nakakapag, hindi ko na ituloy kagabi yung ating nire-repair. So, ngayon, tinesting natin, ngayon natin siya tinesting. Ayan, so, may nagkaroon ako ng konting time ngayon. So, Happy New Year sa inyong lahat, guys. Continuation lang ito ng ating nire-repair na MSI video card. So, ayan siya. Ayan, naka-plug na po yan, nakasaksak na yan. Ayan, so, naka-ano na sa ating monitor. So, ito na siya, guys. Detected na siya. Working properly na siya guys. So ayan, driver. Ayan. Pansin nyo guys, detected dyan. Ayan. NVIDIA GeForce 850 Ti. So yung dating nakasiro yung memory natin, dati may mga ano siya, dot-dot. May mga dot-dot-dot sa na color sa screen. So natanggal na natin yan. Din yung driver na nakamissing kahapon. So ayan na. Magana na siya. Detected na siya guys. Yeah. So working properly na siya guys. Yan. So magandang New Year ito para sa atin. Yan, gumagana. Yung temperature niya guys, eksakto lang. Yan. Hindi siya mainit. Tapos yung pan niya, medyo mabagal na rin siya. Hindi siya ganun ka-speed. Masyado mabilis. Pero pag ginaming natin yan, mabilis lalo yan. Pero at least hindi na siya ganun kabilis kagaya kahapon. So ayan siya guys, working na, gumagana na. So yan, ang ating ni-repair ay MSI GeForce GTX 1050 Ti. So 4GB memory, kahapon hindi zero memory yung ating ni-repair. So ngayon na-detect na yun at na-ice ko na yung ano. So ni-reflow ko, tapos ni-resolder ko na lang guys, di ko na napakita yung pagre-resolder nung ang ni-resolder ko lang naman guys is yung GPU memory. Yun yung chips na yon. Tapos yung chips na nasa ilalim nandito. So, hindi ko na siya napakita guys, pagre-resolder. Pero yun lang yun guys. Yun lang yung naging issue niya. So, possible yung mga pin sensor niya. So, hindi siya nagde-detect kaya siya wala, naka 0 MB yung video card kahapon. Kaya may mga dot-dot. So, hindi makita yung memory niya. So, ngayon, okay, nakita na yung memory niya. So, gumagana na yung ating video card na repair. So, ayan na siya. So, kahapon, naka 0 yan. Ayan guys. Ayan.
Ito, kahapon kasi nakasero siya eh. Napansin niyo sa video natin kahapon. So, ngayon, detected na siya, GTX 1050 Ti. Ayan. So, okay na siya. Working na siya, guys. Gumagana na. So, hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. Muli, Happy New Year po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. So, ngayon ay January 1 na. Okay. Salamat po. Bye-bye po.